Magandang umaga sa ating lahat. Nasa 1 John pa rin po tayo. Chapter 5, verses 6 to 12. So, hayaan yung basahin ko muna yung text natin. Basahin ko po sa ESV, sa English. Sabi po dito sa verse 6, "This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not by water only, but by water and the blood. And the Spirit is the one who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify, the Spirit and the water and the blood. And these three agree. If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For this is the testimony of God that he has borne concerning his Son. Whoever believes in the Son of God has a testimony in himself. Whoever does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has borne concerning his Son. And this is the testimony that God gave us eternal, that God gave us eternal life. And this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life." Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Kung matatandaan natin sa mga simula ng pag-aaral natin sa 1 John, na-establish doon hindi lang yung objective ni John to teach them so that they will be reminded of what they received from Christ himself. The testimony in which they have heard, they have touched. Punta tayo sa chapter 1, verse 1. "That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it and testified to it and proclaimed to you eternal life." Para saan? Sa dulo. "And we are writing these things," so verse 4, "so that our joy may be complete." Or sa ibang version, "your joy may be complete." Either way, for the joy of the witnesses, which is sila John at mga apostles, and the joy of those who are recipients, yung specific na sinulatan dito ng epistle, at maging tayo, mabuo ang ating kagalakan. Ngayon, because there's an issue. Ang issue ay yung mga antichrist. Anong ginagawa ng antichrist? Nabasa na natin sa mga nakaraan. They are teaching that Jesus Christ, it has not been born of flesh, but he's just a phantom. Docetism. Sinasabi nila that the Zarks, the flesh, is evil, so therefore Christ is will not allow, or God will not allow Christ to take a form of a man na flesh and blood, because it's sinful. So kahit yung kamatayan ni Christ, it's just a phantasm. Ano lang. Spirito lang at parang illusion lang. So kung ganun, edi illusion lang lahat ng ating pananampalatayanan, which is wrong. So this teaching, this heretical teachings and destructive heresies ang binabattle ni John, kaya ina-address niya yung fathers, young men, and sons, or children, basically. Ina-address niya yun para hindi, sinisigurado niya na ma-remind sila na napagtagumpayan na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na yung mga tinuturo namin sa inyo, itong resulta ng kapanalunan ni Kristo laban sa sin and death. At ngayon, may bago na kayong gawin. At ano yun? The walk of love. Walk in love. Love your brothers in Christ as Christ loved you. Yun yung tall order na binibigay dito ni John, dahil yun din ang tinuro sa kanila. So sa section na to, makita natin testimony concerning the Son of God. Bakit? Ito na yung dulo eh. Minimake sure niya na kung meron mga false teachers na pasusubalian ang, o susubukang pasubalian ang kanilang sinasabi, ay ito ay hinaharap niya ng buong katotohanan. Hinaharap niya ito base dun sa sinabi niya sa chapter 1, which we have heard, we've touched, we've seen, we've experienced. Basically, first-hand experience nila. At bukod dun, may mga nasulat ng salita ng Diyos. Okay?
So this is he who came by water and blood, Jesus Christ. Not by water only, but by the water and the blood. Tignan po natin sa verse 8, the Spirit and the water and the blood, and these three agree. So sa King James, pakibasa, anong sabi doon? King James, sa ano pong verse? Verse 7 and 8. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. Sa ESV, hindi natin makita sa verse 7, yung sinabi sa King James Version, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Dito, for sa ESV, for there are three that testify. That's verse 8 na agad. So, ito yung controversial dito dahil sinasabi nila, siningit lang daw yung idea ng Trinity. Trinity sa ano? ESV. Or sa mga version. Or sa basically, ang Trinitarian faith is heretical kasi wala sa Biblia. So, ito ay pinaliwanag ni Pastor Noel na may mga words tayo hindi makita sa Bible just because ito yung... Ah, si Pastor Noel nga ba nagsabi na? I forgot kung si Pastor Noel. Basta, I'm not sure ah. Kasi recently lang yung pinapakinggan ko yung mga teachings sa GMA. And may nabanggit doon na parang file name baga sa computer, pag-save ka ng file, ang laman ng file mo, Trinity. Yung concept, yung Father, Son, and Holy Ghost. At para malaman mo kagad kung ano yung laman ng file na yon, by just one look, ma-identify mo siya, ang file name niya ay Trinity. Kahit wala naman yung Trinity na word dun sa files mo, sa mismong document, pero ginagamit mo yung file name na Trinity to explain ko anong laman nun. So, ganun din yung idea na bakit wala yung word na Trinity sa Bible? Bakit hindi siya sinulat as Trinity? Pero naniniwala tayo sa Trinity. It's because the word Trinity explains simply kung ano yung pinaniniwalaan natin. Hindi mo na kailangan lagi sabihin the Father, the Son, the Holy Ghost. Naniniwala tayo na pag binanggit natin yung Trinity, we are talking about yun yung file name. At pinag-uusapan natin yung laman ng file na yun, which is the Father, the Son, and the Holy Ghost. In this case, babalik tayo sa yung controversy ng Textus Receptus na sa earlier manuscripts daw ay hindi nakita yung Father, the Word, and the Holy Ghost. Kaya hindi nila in-include. Pero makita natin, pag binalikan natin sa Greek, ang words na ginamit sa verse 7, lumabas doon yung the word na Father, the Word, and the Holy Spirit. So the words Pater in Greek, and then Logos, and then Hagios Pneuma, which is the Holy Spirit. So, lumalabas sa earlier manuscripts in Greek ay nandoon binanggit yung Father, the Word, and the Holy Ghost. At ano ba yung Word? Sino ba yung Word? Sa John chapter 1, in the beginning, in the chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. In 1 John, binanggit din, in which we have heard, in which we testify. Yun. So, yung Word na pertaining to is the Son. At makita natin sa Greek, capital letter yung word. And if translated in English, naka-capital yung word na word. Yun. So, it's safe to say na wala talagang controversy dito, kundi malinaw na ang tinutukoy dito is the Father, the Word, and the Holy Spirit. The Father, the Son, the Holy Spirit. Verse 8, the Spirit and the water and the blood. And these three agree. So, bakit may the Spirit, the water, and the blood? Sa King James verse 8 sabi, and there are three that bear witness in earth, the Spirit and the water and the blood, and these three agree in one. So
pinakamaganda, balikan mo sa Greek, ang ginamit na words. The Spirit, and the water, and the blood, and these three in are one. Yun yung ginamit na words doon. Ang controversy sa verse 8, sa Textus Receptus or sa Latin Vulgate, may word na earth. Diba? Basahin ko sa King James ulit, sa verse 8. And there are three that bear witness in earth. Dito sa Greek, diretso lang, in the Spirit, and the water, and the blood, and these three in are one. Okay? So, yung controversy doon na naipasok yung word na earth ay hindi niya pinapasubalian pa rin yung katotohanan na yung witnessing ng Spirit, water, and blood ay nabanggit din sa Greek manuscript. So, what are we trying to say here? Ang ine-establish dito, unang-una, ay yung deity ni Christ in totality and His humanity also in totality. That's why we believe, hindi lang tayo naniniwala sa fully God, fully man, but we also believe in truly God, truly man. Because the controversy here, yung docetism, eh sinasabi nga na tao yun, pero espiritu lang. But we believe that He is true man. Talagang flesh and blood siya. So, balik tayo sa text natin, 1 John chapter 5, verse 1, this is He who came by water and the blood, and blood, Jesus Christ. Isa pang explanation dito is, He came by water and blood by birth. Dahil, di ba, kapag ka nanganganak, the water and blood, yung panubigan at yung dugo, yun yun, isa sa mga explanation nila. And not by the water only, but by the water and the blood. It speaks of His humanity, true humanity. And the Spirit is the one who testifies. In John 15:26, sabi dito, but when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will bear witness about Me. And you will also bear witness because you have been with Me from the beginning. Ito yung promise ni Christ sa mga apostles. And this is an apostolic truth and apostolic prophecy, kumbaga. Na hindi, may mga apostolic blessings na para sa mga apostles lang na hindi natin basta-basta pwedeng ginagamit sa atin. Another example dyan is, the Spirit will lead us to all, will lead you to all truth. Though it's also true to us na ang banal na Espiritu naman ang nagli-lead, pero ang immediate context nun ay apostolic. Hindi natin yung basta-basta lang gagamitin para sa atin, that the Spirit led me. Bakit? Talaga bang actual na nililid ka ni Lord, ng Holy Spirit into all truth, or paano niya ginawa yon? Kasi ang controversy naman doon, naririnig ko ang tinig ng banal na Espiritu. Hindi nangyari sa atin yon. Saan nangyari yon? Sa mga apostol. At nung naisulat na nung mga apostol yung pagtuturo ng banal na Espiritu sa katotohanan, at sabi ito, when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will bear witness about Me. The Holy Spirit already bore witness sa mga apostles at naisulat na nila yung scriptures, yung epistles, yung mga verses at mga passages sa Holy Book. Ngayon, kapag sasabihin natin that the Spirit leads us to all truth, ang application sa atin nun ay hindi yung audible voice or prompting or whatever, mystical, but rather yung salita ng Diyos na isinulat ng mga apostol. That's how the Holy Spirit leads us to all truth, in effect. So may apostolic blessing, may apostolic promises na hindi applicable sa atin, kung paanong applicable sa kanila, pero yung secondary or yung secondary causes, yung tayo na yung recipient, ay napapangyari through the Holy Spirit pa rin. Okay? So, because the Spirit is the truth. Yung sinabi kanina ni Christ, the Spirit of truth, sa binasa natin.
Verse 7, for there are three that testify, the Spirit and the water and the blood. Binasa natin kanina, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Isa yan sa mga example, no, clear example nung paano nag-bore witness, nagpatunay, pinatunayan o pinatotoanan, kaya nga patotoo eh, pag-witness, di ba? Minsan testifying. They're testifying na totoo ito. Is when Christ was baptized. It was a clear indication that the Father spoke. Sabi doon, nagsalita ang Ama, this is my Son, whom am I pleased. And then the Son, ay nandoon sa tubig, binautismuhan, umahon, signifying yung kamatayan, diba? Yung pagkabuhay. Pero ang matindi doon, may banal na espiritu sa form ng dove, nagpakita. At isa yun sa best example ng Trinity, na sa isang setting, nagpakita o nag-manifest ang Ama through the voice, ang Anak physical in the water, and ang Holy Spirit through the dove. Very clear indication yun ng Trinity. Kasi kung hindi Diyos yun, sino yun? Ano ba tayo? Monotheist? Iba-ibang Diyos? Pero sabi, these three are one. These three agreed. Doon muna tayo sa verse 8, the Spirit and the water and the blood, and these three agree. So bakit pagdating sa verse 8, the Spirit and the water and the blood, chinek natin kanina sa Greek, ang mga words ng na ginamit, the Spirit, the water, and blood. Pag makita natin sa Greek, hindi na capitalized yung mga bagay, yung mga words na water and blood. So yung anong klaseng testimony to? Are these two different testimonies? The Father, the Son, and the Holy Ghost. The Father, the Word, and the Holy Spirit. And then this time, the Spirit and the water and blood. It's Christ. It's Christ. No? Anong difference? Kasi si Kristo mismo ay nag-speak about himself. Pinakita niya in actuality kung ano yung pagliligtas niya through the cross, through the blood, through the water. Remember when he was pierced? Anong ginawa sa kanya? Diba? Papatay na. Kasi patunayan na patay na yung tao, ang ginagawa nila, binabali yung tuhod para talaga mag-suffocate. Kasi diba, ang death ng cross ay asphyxia. Yung lungs, alam niya, sa encounter, diba? Tinuturo yun. Nakakrush yung lungs to the point na nagbaburst ang heart. So, kay Christ, hindi binali yung buto niya na fulfill yung prophecy that no bones will be broken. At yung pinierce yung tagiliran niya, sabi, blood and water came. It speaks about his death. It speaks about yung ginawa ng ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi dito, and these three in one are, sa Greek, nag-a-agree. Sa English, and these three agree. Because, matatandaan natin, before he died, anong ginawa ni Christ? May sinabi siya? Give up his spirit. Father, ano bang exact words na sinabi niya doon? Before he draw his last breath, yung pneuma, yung hininga, may sinabi siya, into your hands I commit my spirit. Yan, into your hands I commit my spirit. Ginawa ng kanta yan ng mga charismatic. Sa Greek kasi, capital S eh. Yun. Oh, capital S. So, we can safely say that it's the Holy Spirit. But at the same time, kung testifying na I commit my spirit to you, yung banal, kasi the Spirit, the Holy Spirit is in a sense, espiritu ng Panginoon sa Kristo. Kasi siya nag-send nun. Bumalik sa Ama. Diba? Bago niya pinadala sa apostol. So, it basically, may awareness. Nag-a-agree sila that Jesus Christ died on the cross. On the cross. That's what I mean. He physically died on the cross. He gave up his spirit. And bukod pa doon, literally, na pagkatapos ng kanyang kamatayan, in his resurrection,
ang ginagawa ng Holy Spirit, sabi doon, the Holy Spirit will not talk about himself, but he will bear witness of me. Magsasalita siya patungkol sa akin lang. Hindi niya sasabihin yung patungkol sa kanya. Kaya yung mga books about Holy Spirit na ito yung ginawa, sinabi patungkol sa Holy Spirit, those are all phony. Siguro may element ng truth sa ibang yon, pero like yung may book niyan si Benny Hinn, particularly sinasabi niya na the Holy Spirit is gentle, yung mga ganon, yung personality ng Holy Spirit, in-explain niya. But those are a caricature ng katotohanan kung sino ba talaga ang Holy Spirit. Kasi ang description ng Holy Spirit is very, makita mo lang sa principles, pero hindi niya, wala kang makita sa Biblia na sinabi kung sino siya. Na nagsasabi siya, ako ang Holy Spirit. Hindi. Ang sinasabi niya, ito si Kristo. He bears witness. In verse 9, if we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. In cross-reference, in John chapter 5, verse 34, hanggang following verses, now that the testimony that I receive is from man, I say this thing so that you may be saved. In verse 36, but the testimony that I have is greater than that of John, for the works of the Father has given me to accomplish the very works that I am doing. Bear witness about me, and the Father has sent me. In 37, and the Father who sent me has himself borne witness about me. His voice you have never heard. His form you have never seen. In verse 38, and you do not have his word abiding in you, for you do not believe the one whom he has sent. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is that they bear witness about me, yet you refuse to come to me that you may have life. I do not receive the glory from people, but I know that you do not have the love of God within you. Ito na yung sumunod na first John 5, 34, 36, to the following verses. John 5. Yeah. So ito na yung mga sunod na sasabihin niya. Kung ano yung witnessing, but hindi kayo naniniwala, pinatunayan doon. In John chapter 8, verse 17, I am the one who bears witness about myself, and the Father who sent me bears witness about me. Very clear na itong mga sinasabi ni John sa epistle ay galing lahat kay Christ. Si Christ mismo ang nagsabi. So verse 18 sabi, I am the one who bears witness about my... 17 pala muna. In your law, it is written that the testimony of two people is true concerning matter. At sinasabi niya na sa akin, ang Ama at ang Anak, ay nag-aagree pa ang Holy Spirit. So anong pinapoint out ni John sa kanyang epistle sa dulong ito? Basahin ko ulit yung verse 9. If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. Sino yung men? Nagbibigay ng testimony. Una si John the Baptist. Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Binaptize niya. Siya yung witness, nakasaksi. The Father spoke, the Holy Spirit came like a dove, and the Son is in the water, in baptism. He was there. He was a witness. And also, John, the Beloved, na nasaksihan niya rin itong mga bagay na ito. Hanggang death, burial, and resurrection ni Christ. In verse 9b, sabi dito, the testimony of God is greater. Sabi kanina sa binasa natin in John chapter 8, the Father and the Son. The Father witnesses about me, and the Son witnesses about the Father. They both agree. In verse 9b, for this is the testimony of God that he has borne concerning his Son. And what's that testimony? Punta po tayo sa Matthew 3:17. Matthew chapter 3, verse 17, ang sabi po dito, and behold, a voice from heaven said, this is my Son with whom I am well pleased. Ulitin ko ha. And behold, a voice from heaven said, this is my Son, this is my beloved Son with whom I am well pleased. In Matthew 17 verse 5,
He was still speaking when, behold, a bright cloud overshadowed them. And the voice from the cloud said, "This is my beloved Son, with whom I am pleased. Listen to him." Kailan ito nangyari? Transfiguration. Next, 2 Peter 1:17. "For when he received honor and glory from God the Father, and the voice was borne to him by the majestic glory, 'This is my beloved Son, whom I am well pleased.'" Nasaksihan ito ni Pedro. Nasaksihan ni Juan. Nasaksihan ng maraming tao kung ano yung sinasabi ni Christ patungkol sa kanya. So the testimony of the apostles and everyone na nakasaksi noon, eh sabi doon, ang komentary ni John ay, amen. Ang komentary ni John sa verse 9, "If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater." Mas matindi yung testimony ni God. Kung paniniwalaan nyo kami, this is what we're saying, that Christ is born of water and blood. He was a man. He died like a man or as a man. And he rose as a man. Nag-resurrect siya bilang tao rin. Pero glorified. Pero hindi lang ito ang pinanggagalingan. Galing to sa Diyos. Galing to sa Ama. In verse 10, "Whoever believes in the Son of God has this testimony in himself. Whoever does not believe God has made him a liar." Yung binasa natin kanina in John chapter 5, no, sa 40s, verses 40s, sabi doon, hindi kayo naniniwala eh. Basahin natin. In John chapter 5, verse 41. Verse 42, "But I know that you do not have the love of God within you." Di ba ito yung sinasabi rin ni John? Pag wala ang pag-ibig sa inyo, hindi kayo naniniwala. Love. Love ng Panginoon sa inyo, hindi kayo naniniwala. Verse 43, "I have come in my Father's name and you do not receive me. If another comes in his own name, you will receive him. How can you believe when you receive glory from one another and do not seek the glory of God, the glory that comes from the Holy God? Do not think that I will accuse you to the Father. There is one who accuses you, Moses, on whom you have set your hope." Hindi si Kristo ang pinananampalataya na nila. Si Moses, yung batas. At there, yung pag-witness sa kanila ng Banal na Espiritu, wala doon. Hindi sila nananampalataya. Pero sabi sa verse 10, "Whoever believes in the Son of God has a testimony in himself." Why? Because in Romans 8:16, napaka-clear, sinabi ni Paul, "The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God." Para masabi mong you're a child of God, naniniwala ka sa tinuturo ng anak niya rin, na si Kristo Jesus. No? So, the testimony ay galing sa Banal na Espiritu. Nagtitestify siya sa atin, sa sarili natin. "Whoever does not believe God has made him a liar. Because he has not believed in the testimony that God has borne concerning his Son." Reference, kanino? Sa John 10:38, binasa natin kanina. Sabi dito, "And you do not have his word abiding in you, for you do not believe the one whom he has sent." Gasgas na gasgas to sa buong 1 John, sa first epistle. Wala ang Panginoon sa inyo, wala si Kristo sa inyo, hindi kayo nananampalataya, katunayan yun na hindi kayo anak ng Diyos. Ginagawa niyo sinungaling si Kristo. Balik tayo sa 1 John chapter 1 verse 6. "If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth." Makita natin, hindi lang tayo nagsisinungaling, ginagawa pa nating sinungaling ang Panginoon. Ang bigat nung binitawan ni John na yon. So, in verse 11, and this is the testimony that God gives us eternal life. Ano daw yung testimony na binigyan tayo ng eternal life? "And this life is in His Son." Sabi po sa chapter 2 ng 1 John, verse 25, "And this is the promise that He has made to us." What's the promise? Eternal life. In
chapter 4 naman, verse 9 ng 1 John pa rin. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him or might have eternal life. So it is very clear na ang sinasabi dito ni John bago matapos ang epistle, may mga false teachers. But mga antichrist. Meron din mga false professors of faith. May mga fake Christians. So anong katibayan natin? Yung witnessing namin sa scriptures, yung witnessing ng Ama, witnessing ng Anak at ng Banal na Espiritu in unison, in Trinity, at yung witnessing ng Holy Spirit sa puso mo. Sa madaling salita, if all of this are not present in you are not a child of God. That's why you don't believe in Christ. That's why you don't have eternal life. Napakabigat. That's why you don't love. Okay? Sa pagtatapos, sa verse 12, sabi niya dito, whoever has a son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Grabe si John, no? Parang stating the obvious. Pero hindi to obvious eh. Kaya nga, brinake down niyo yung mga words mismo ni Christ sa gospel. In his gospel, the gospel of John, ito yung mga synthesize niya, synthesize niya concerning the words of the Son. And napakabuti ng Panginoon na may first epistle na sinulat si Juan para maging klaro sa atin. Kaya nga sabi ko, this is not a checklist para malaman mo kung Kristiyano ka o hindi. Na kailangan mong gawin ng mga bagay na ito. Kasi kung wala yung witnessing, wala yung divine factor or yung supernatural factor, transcendent factor, baliwala. Kahit alam mo to lahat, kabisado mo lahat to, alam mo yung doktrina about the Father, the Son, the Holy Ghost, about Christology, alam mo to lahat, but you're failing in loving your brothers and your sisters, you're failing in repentance, you're failing in obeying the commandments of Christ. Sabi, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son does not have life. Plain and simple. Ang bigat, no? Sabi po sa John 3:15, and whoever believes in Him may have eternal life. 3:15 pa lang yun, ha? Pero doon tayo sa 3:16 lagi, eh. Punta naman tayo sa John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Kita natin, believe and obey. Believe and obey. Grabe siya mag-systematize, no? At mag-synthesize. Na yung isulat niya to, ang buong gospel na dyan, inano niya sa first epistle niya. Punta naman tayo sa chapter 5, verse 24 ng John pa rin. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who has sent me has eternal life. Sino yung him? Believes him who has sent me. Pertaining to the Father. He does not come into judgment but has passed from death to life. Believer to, na regenerate. John 6:40. For this is the will of my Father, that everyone who looks at the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up in the last day. Resurrection. Sino meron? Yung may eternal life. Sino yung may eternal life? Naniniwala sa Anak. Sino yung naniniwala sa Anak? Yung naniniwala sa Ama. Sino yung naniniwala sa Ama? Yung may witnessing ng Holy Spirit. Di ba? Grabe. 47. John 6:47. And I will end on this. Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. Plain and simple. So, tinapos ni John yung epistle niya na sinecure niya na wala nang may bubuga pa yung mga heretical teachers, the antichrists, and those false believers. If you are an unbeliever and you're listening to this, you don't love your brother, you don't love your sister, you don't obey the commandments of Christ, maybe this is the first time that you will hear this. Repent. Repent of your sins. Believe in the finished work of Christ and be saved. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos at sa pag-aaral natin. Dadako na po tayo sa ating question and answer. And insights.